May mga balita, no? Ah, naulit na naman palang, ano, ang China, nangharang na naman. So, parang, nagre-reklamo na naman ang ating Coast Guard. Kasi from the point of view ng China, sila may-ari ng South China Sea, tawag nila. Sila may-ari hanggang Scarborough Shoal, kanila, hanggang doon sa Ayungin Shoal, mahalaga doon. Bakit sila lang pwedeng mangisda roon? Angki nila, palulusotin nila yung kanilang argumento na kanila yon. Eh, mali. Kaya, ang cute no? Kita niya yan. Prinsipyo. Eh, mag-isda tayong lahat. Para sa lahat yon, hindi yung para sa kanila lang. Yun yung mahalaga doon. Bakit sila lang pwedeng mag-isda roon? Angki nila, palulusotin nila yung kanilang argumento na kanila yon. Eh, mali. I am authorizing the armed forces of the Philippines, the Philippine Navy, and the Philippine Air Force to neutralize the threat. Sink them. Yung ganun ba? Palubugo ninyo. Give me a sample. Hindi yung paulit-ulit na lang tayong ganyan at i-announce nyo sa buong mundo that we are going to stand up. No need for the Americans to be at our back. Amazing! Amerikano, we've got your back. O, nakaasa pa tayo. Tayo dapat ang tumayo para matigil yan. Tapos yung iba nating kababayan na magiging argument, masyado kang utak pulpura, masyado kang handa ka sa gera. Pilipinas, kung ayaw ninyo ng ganyang balita na paulit-ulit, eh, huwag kayo magko-complain na tayo takot-takutan lang, tayo binubuli lang. Napin Pilipino, tahimik na lang. Tahimik. Pero kung hindi kayo payag, you better be ready for war. Takutan yan. Ang bully, matatakot lang sa kapwa bully. Subukan nyo, palubugin nyo isang barko. Philippine Navy, Air Force, Coast Guard. Pagka mangharang ulit yan, panggay ninyo, o kaya itorpedo ninyo, pasabugin ninyo. Pagka nagpatala sila ng reinforcement, palubugin nyo rin. Ngayon, kahit tayo pinalubog, okay lang. Pinapakita lang natin sa mundo, eh huwag na matama na. Hanggang dyan na lang yung pagbubuli ninyo. Kung gusto nyo, we go to war. Ganun ang dapat salita ng presidente. So, if you want to go to war, then let's go to war. Ganun ang salita, Mr. President. Nakakasawa na, panay rhetorics eh. Nababakla tayong masyado. Hindi yung mainit ang ulo. Yung katwiran lang. Kung ikaw inapi, huwag ka magpapi. Kung gusto mong lagi kang inapi, sige. Continue with what we're doing. Walang sample, sige. Lagi tayong haharangin, sige. Lagi tayong papauhin, sige. Laging yung mga mangingisda natin, hindi makakaisda. Okay lang. Pero huwag tayong magko-complain. Pero kung sa tingin ninyo, we have to assert our right. Assert our right. No, not only the fisherman's right, but the right of future generations of Filipinos. We have to stand and fight. And show to them, teka muna, gago ba kayo? Amin yan eh. Ba't nyo kami ginigipit? Bakit nyo kami sinisiksik? Pumunta dun sa Ayungin at para supplyan namin yung mga marines namin doon. Hindi kami pwedeng, walang niya kayo, nauna kami ron ah. Bakit? Nasaan yung ano ninyo dyan? Kailan lang kayo nagtayo ng mga bases dyan ah? Kapabayaan pa ka namin yan eh. 1995, mga animal kayo. Humingi kayo ng permiso. Lakas ng boses ko, katingin na yung mga tao. wala akong kaaway, wala ako. Sorry po, hindi ako nakikipag-away. China kaaway ko.
Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At nakita nyo naman po ang ating i-feature ngayon, si Sir Dado, si former Captain Scout Ranger Clemente Enrique. So, napakaganda po ng kanyang mga explanation dito. At matutunghayan nyo dito kung siya ay pro-China o siya ay pro-American. So, napakaganda yung explanation niya rito. At yun nga, nananawagan siya sa ating Pangulo at nananawagan din siya sa ating mga kababayan at mga kapwa niya military men patungkol dito sa West Philippine Sea. So, dito, na-explain din niya kung paano yung mga iba't ibang estratehiya upang maibsan ang ating problema dun sa West Philippine Sea. So, siya na po ang mag-explain. Hindi naman po pwede ako mag-explain. Siya yung mag-explain. Kasi, malalaman natin dito kung siya pro-China o pro-America. Di po ba? Kasi may nag-message, pro-China yan. Pro-American. So, dito natin malalaman. Kasi, dating scout ranger po na kumuha to ng kanyang pagiging scout ranger sa Amerika. I think mga 6 months yata yun, 4 months, hindi ko alam. Panoorin nyo na yung kanyang mga YouTube videos patungkol dyan. Marami po kayo matutunan dito kay Sir Dado na kanyang YouTube channel ay Pinoy Survivor. Masyala niya para malaman nyo kung anong mga history ng kanyang buhay patungkol sa pagiging scout ranger niya. So simulan na po natin, masyadong haba na yung aking paliwanag. Siya na po ang papaliwanag, papatuloy. O, ito na po guys. Mga kabrigatang Pinoy Survivor. How are you? Okay lang naman ako. Sa mga nag-worry, okay. I'm just okay. Walang problema. Nagre-relax lang. Nasa South Drive ako ngayon. Galing akong Penego. Bayad ng bill, lakad lang. Para exercise na rin. Okay. Hindi nyo ako matinig siguro. Maingay eh. Okay, so, okay, saan tayo natigil? May mga balita, no? Naulit na naman pala ang China, nangharang na naman. So, parang, nagre-reklamo na naman ang ating Coast Guard at sinasabi na, dangerous move. Lagi na lang. Ayan ang view. Lagi na lang. So, hanggang hindi magbabago yun eh. Paulit-ulit lang yan. Kaya nang sabi ko sa ilang nakaraan na vlog, susubukan ng China ang next move nila, susubukan ng China yung alyansa ng US tsaka Pilipinas, yung EDCA, no? Kung ano yung nila, reaction nila. Kaya I even told you na mga harang ulit yan eh, to test the waters. So ayun, ginawa nga nila nung end of June. So ngayon, re-reklamo na naman tayo. Another diplomatic protest siguro. Tapos yung spokesperson ng Coast Guard nagsasalita. Wala. Nakakainis na rin. Marami sa inyo siguro naiinis. Ano? Pati ako, naiinis na rin ako. Pero ano magagawa natin? Pare-parehas silang ganun eh. Pare-parehas na magiging action yan hanggang we take a firmer stand.
Yun ang mahalaga. Unless we show everyone na yung West Philippine Sea talagang kaya natin at handa tayo paglaban, patuloy-tuloy ang gagawin ng China sa atin. Haharangin at haharangin tayo. Kahit ano pang mga joint patrols na yan, merong Australia, Japan, Philippines, US. Kasi from the point of view ng China, sila may-ari ng South China Sea, tawag nila. Sila may-ari hanggang Scarborough Shoal, kanila, hanggang doon sa Ayungin Shoal, kanila. So, paano? Tayo, sinasabi naman natin, tayo rin may-ari, exclusive economic zone natin. Meanwhile, habang inaharang nila tayo at saka yung mga mangingisda natin, sila, isda ng isda. Magpapadala sila ng sandamakal na barko, fishing vessel sila, inuubos nila yung isda doon kasi pinapakain nila, 1.4 billion na katao eh. O 1.6. Hindi sa nagdadamo tayo. Yung ating prinsipyo, mag-isda tayong lahat. Para sa lahat yun. Hindi yung para sa kanila lang. Yun yung mahalaga doon. Bakit sila lang ang pwedeng mag-isda ron? Ang kinila, palulusotin nila yung kanilang argumento na kanila yon. Mali. Kaya, ang cute no? Kita niya yan. Yung aso na sa backpack. So hanggang hindi tayo tumatayo ng sarili at mga ngatuwiran ng mas may L na about the West Philippine Sea, na next time if the Chinese Coast Guard does that again, na executing dangerous maneuvers, I am authorizing the armed forces of the Philippines, the Philippine Navy, and the Philippine Air Force to neutralize the threat. Sink them. Kung ganun ba, palubugo ninyo. Give me a sample. Hindi yung paulit-ulit na lang tayong ganyan at i-announce nyo sa buong mundo that we are going to stand up. No need for the Americans to be at our back. Ano yung sinasabi ng Amerikano? We've got your back. Oh, ano yung Edgar na yan? Pinagmamalaki. Nasaan yung mga Amerikano? Diba? Saan yung mga Amerikano? We've got your back. O, nakaasa pa tayo. Tayo dapat ang tumayo para matigil yan. Tapos yung iba nating kababayan na magiging argument, masyado kang utak pulpura, masyado kang handa ka sa gera. Pilipinas, kung ayaw ninyo ng ganyang balita na paulit-ulit, huwag kayo magko-complain na tayo takot-takutan lang, tayo binubuli lang. It's China versus Filipino. Ngayon, kung payag kayo na inaapin Filipino, tahimik na lang. Tahimik. Pero kung hindi kayo payag, you better be ready for war. Takutan yan. Ang bully, matatakot lang sa kapwa bully. Yes. Bully, takot sa kapwa bully. Kaya kung sila binubuli tayo, dapat magpakabuli rin tayo. Subukan nyo, palubugin nyo isang barko, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard. Pagka mangharang ulit yan, panggay ninyo, o kaya itorpedo ninyo, pasabugin ninyo. Pagka nagpadala sila ng reinforcement, palubugin nyo rin. Ngayon, kahit tayo pinalubog, okay lang. Pinapakita lang natin sa mundo, wag na matama na. Hanggang dyan na lang yung pagbubuli ninyo. Kung gusto nyo, we go to war. Ganon ang dapat salita ng presidente. If you want
you will insist that that is your territory, which according to the UNCLOS arbitral ruling, it is well within our right. Ipaglalaban lang namin yan. So, if you want to go to war, then let's go to war. Ganun ang salita, Mr. President. Nakakasawa na, panay rhetorics eh. Nababakla tayo masyado. Hindi yung mainit ang ulo, yung katwiran lang. Kung ikaw inapi, huwag ka magpapi. Kung gusto mong lagi kang inapi, sige, continue with what we're doing. Walang sample, sige. Lagi tayong haharangin, sige. Lagi tayong papauwiin, sige. Lagi yung mga mangingisda natin, hindi makakaisda, okay lang. Pero huwag tayong magko-complain. Pero kung sa tingin ninyo, we have to assert our right. No, not only the fisherman's right, but the right of future generations of Filipinos. We have to stand and fight and show to them, teka muna, gago ba kayo? Amin yan eh. Ba't nyo kami ginigipit? Bakit nyo kami sinisiksik? Hindi na kami pwedeng lumayag, hindi na kami pwedeng lumabas, hindi kami pwedeng pumunta doon sa Ayungin at para supplyan namin yung mga marines namin doon. Hindi kami pwedeng, walang iya kayo, nauna kami roon ah. Bakit? Nasaan yung ano ninyo dyan? Kailan lang kayo nagtayo ng mga bases dyan ah? Kapabayaan pa ka namin yun eh. 1995, mga animal kayo, humingi kayo ng permiso. Lakas ng boses ko, katingin na yung mga tao. wala akong kaaway, wala ako. Sorry po, hindi ako nakikipag-away. China kaaway ko. Walang yan. Kasi, it is our duty for the future generation of Filipinos. Naayusin to sa generation natin. Kaya Mr. President, sorry, pero you have to take a firmer stand na during your SONA, please lang, direct the armed forces to take all necessary action, even with the use of firepower, to assert our right. Harangin kayo, panggain ninyo, palubugin ninyo. When your lives are threatened, when our military assets and Coast Guard assets are threatened, you are authorized to sink the Chinese Coast Guard vessels. Kung gusto pa nila, sige, magkubusan tayo. Ganun ba? Hindi yung pinarap na naman kami. Diplomatic protest na naman kami. O, pakilan na yan. 251. Ek. Wala eh. Para tayong mga tagang ano eh. Hinahabol ng pusa eh. We have to outsmart them. Lagi, mali nga yung iwas-iwas, no? Iwas-iwas. And then, mission was successful. Are you happy with that? Are you happy with that, Coast Guard, Navy? And it was supposed to be a Navy operation. What is the Coast Guard doing there? Sila yung nag-escort sa Navy? Ano yan? Baliktad ah. Coast Guard dapat ang ine-escort ng Navy. Anong ginagawa ng armed forces? Ano, iwas pusoy tayo eh. Yung China nga naghahamon eh. Dapat tayo, pakita rin natin, hindi tayo duwag-duwag. Hindi tayo predictable. Diba? Kaya nga, anong natin? Conclusion? Walang mangyayari sa atin. Pagka hindi tayo
natin tinayuan yan, tuloy-tuloy tayo na ganyan pa rin. Gaganyanin tayo, tuloy-tuloy. Iyak, nag-iyak tayo. Nakakapikon, nakakapikon. Pero sinasabi, talo ang pikon. Oh, di sige, huwag din tayo magreklamo. Ayayin nyo na, nandiyan na yung China. Pati si Scarborough, di na natin nirecover. Patulog-tulog sa pansitan tayo. Mga general, pakita nyo naman na matatapang ang mga general natin. Hindi mga ano. Ano? Ay, nako. Kasi pagka namulitika ka kayo at inisip nyo, promotion ninyo, wala, talo na tayo. Dapat, dun tayo tumatayo sa tama. Kung ano yung sinumpa ninyo, I will support and defend, di ba? The Constitution of the Republic of the Philippines. Ano yung nakalagay sa Constitution? Yung sovereignty, territory ng Philippines. Oh. Tapos yung mga tauhan mo, napapasama, hindi nakakaisda yung mga ano natin, mangingisda natin, papauwin. Yung food supply ng Pilipino, natetreten, dinukuha ng China. Sila lang ang pwedeng mangisda. Wala sa katwiran eh. We have to show to the Chinese that we mean business. We have to show to them na lalaban tayo. So, Pilipinas, kailangan nating tumayo on our own. Hindi nakatingin ka sa likod, I've got your back. Stupid. I've got your back. Sila, suporta lang sila pagka meron silang pakinabang. Tayo, hindi dapat tatapang-tapangan. Dapat matapang talaga tayo. Masagasaan ako. Punta ako sa panagbenga. Kaya nga ano eh. Benga Park. Wala naman masyadong makita rito. Garde, yung dati may butterfly eh. Wala na yata, namatay. So, yun lang ang ano ko. It will continue on repeating the same process all over again, the same complaint that we have, the same predicament, because China is asserting its perceived right. And gusto niya maipakita sa kanyang mga tao sa mainland mismo, na they will start to develop the thinking, kanila talaga yon. At kung ganun ang pag-iisip ng mga in-check sa mainland China, eh atin talaga yan, ipaglalaban nila. So, dapat bago nila ma-attain yung ganung belief, yung ganung thinking na makonvince yung mainland China na kanila talaga yon, kahit mga pato lang yan at mga dagat lang yan, eh tayo, ina-assert din natin yung right natin na lalaban tayo. At amin din yan eh. Oh. Eh kami, mayroon papel eh. Anong sinasabi nung Chinese spokesperson na they acted in accordance with law? What law? Chinese law? Tayo, international law. Oh. Kung close yung atin eh, arbitral ruling, atin yun eh. Tapos yung Scarborough, ayaw nila ibigay. Dapat nga kunin natin yun. Kaya, BBM, kulang
lang sa ano, hindi, sobra sa salita. Tama na yung salita, tama na yung mga rhetorics, tama na yung mga we will not lose an inch of Philippine territory. Tama na yun. Dapat ang mag-level up sa salita, sa zona mo, Mr. President, dapat ang sabihin mo, ano, this is the last time and I am announcing it in front of the Filipino people and in front of the world. Special mention goes to China. This is the last time. If you ever try to execute dangerous maneuvers in our waters, territorial waters, you will be dealt with the full force of our armed forces. And this is a stern warning. If you want to go to war, then we will go to war. We are not afraid of you. Ganun, dapat eh. Tapos nun, automatic yan. Magpatala kayo ng ano doon, Coast Guard. Pag kaming harang, ayan na. Philippine Navy, tsaka Philippine Air Force, palubugin nyo. Pagka gumanti sila, ayan na. Yung we've got your back na sinasabi nila. I-alert nyo yung ano. Pero okay lang, kahit di sila tumulong. Basta sa akin ang message ng mga Pilipino, be ready for war. Kung gusto ninyo i-assert yung right natin, you have to prepare for war. It is your right, it is our right. Ngayon kung sa tingin nyo ayaw ninyo ng gera, eh huwag kayong makingay, huwag nang maraming complain. Kanila na yan, di ba? Kanila na yan. Ayaw ninyo eh. Ayaw ninyong ipaglaban yung karapatan ng mga susunod na Pilipino na saling lahi, yung mga anak ninyo, mga apo ninyo sa tuhod. Kanila na. Ngayon, pagka malaunan, yung mga kababayan natin eh sinabi, eh gagawin mga lolo natin eh, hindi pinaglaban. Ay kasalanan natin, di ba? Binubuli lang tayo ng China. Eh tayo, huwag tayo dapat magpabuli. So, yun ang ano ko, yung comment ko sa inyo. We have to take a firmer stand. Nandun pa rin ako, sampulan natin. Philippine Navy, Philippine Air Force, the whole armed forces. You be ready for war, you train for war as we've always been trained. Be ready and make sure that, survive in an environment na mas malaki kalaban natin. Pero you have to study it right. Hindi gusto ng China makipaglaban because alam ng China talo siya sa US at sa mga allies dahil hindi pa niya kayang ngayon. Kaya nga pwede kang sumingit, tayo pwede tayong sumingit ng pitik na lumaban tayo at hindi sila lalaban. Ganon ang kartada ng ano ng China. Hindi yun, it is not a gamble even. It is not even a calculated risk. It is what it is. Yung hindi lalaban ng China, nang bubuli lang. Kasi nga psychologically, they have to be a bully to show or to hide. They have to be a bully to show to us na malakas sila, matapang sila. But in fact, takot sila. Yun ang sci-war, guys. Ganun yung psychology. Kaya ang sci-war. Sabihin nyo, expressing nyo sa presidente, ang ginong BBM, ang makeup ng ano, ng China, eh nagkukunwari-kunwari yan. Palat kayo lang yan. Kaya wag tayo magpapatakot. Tayuan natin, lumaban tayo, magpalubog tayo, sampulan natin. Palubog tayo ng barko. Sabay, military operation, kunin na natin bigla ang Scarborough. Yun. O di, tapos. O sino ngayon ang ano? Sino ngayon ang kanina? Amin yan. O di, tapos, pagka nakuha natin Scarborough, kayuan na natin ng military base. Diba? Floating forward base. Yes. Pero pagka aanga-anga tayo na ganyan, lemya-lemya
niya tayo, hanggang salita lang tayo, we will not lose an inch of Philippine territory. When sa on the ground, pinapauwi tayo, hinaharangan tayo. Walang mangyayari sa atin. And we do not deserve the right to own West Philippine Sea. Kanila yon, kasi kaya nilang ipaglaban. Kaya nilang tayuan. Tayo, ayaw natin tayuan. So, sinirai pulon. Sa bahay man, sa Pilipinas man, pagka ikaw may ari ng lupa at may titulo ka, ang titulo natin yung UNCLOS, arbitral ruling. Yung titulo mo, yun ang pinangahawakan mo. Kasi meron nga tinatanggap na batas-batas ng lahat eh. Hindi lang batas ng China. Tapos eh, kunyari dun sa ano nila, sa atin, kunwari sa Pilipinas, may nag-squat sa lugar mo, tinayuan pa. Tapos ngayon, ayaw ka nang papasukin. Binakuran pa nila, ayaw ka nang papasukin. Ano? Pagkakamot ka ng ulo, sabay uwi ka, tapos eh, sumbong-sumbong ka doon sa mga otoridad. Hindi, you have to take a stand. Eh, paglaban mo, yung right mo. Kasi yung judge na later on, ang sasabihin, with the Solomonian solution, eh siya yung nag-assert ng right talaga eh. O di siya yung may-ari niyan. O talo ka, kahit may papel ka. We have to stand. Kaya Pilipinas, be ready for war. Yun lang yun. No matter how painful it sounds, no matter how taboo it is, no? In a civilized world, ang ano dyan, prepare for war. Be ready for war. Tapos, Mr. President, next sana mo, mataas ang expectation ko talaga. Binoto kasi kita eh. So, ang sa akin, gusto ko matinig na sabihin mo sa SONA, part ng sasabihin mo, that will be the last time, yung June 30 na yan, na incident, that will be the last time. Tapos next time around, I am granting full authority to the Philippine Armed Forces, to the Armed Forces of the Philippines, in tandem with the Coast Guard, to use all necessary force to exert our right over those waters. If need be, you sink the Chinese Coast Guard. Very stern, pero may message. Tapos nun, biglang maglalal yan. Tapos nun, you pick a fight. Hintayin nyo na magpadala kayo, tignan ninyo kung mag-react sila. Pag nag-react, sampulan. Actual, pakita ninyo that we are ready for them. Tatahimik yan, titigil yan. Kahit tayo lumubog, okay lang. Sa international incident, maano yan? Mas maraming magagalit sa China kaysa sa atin. Ayaw ng China ng gera. Tayo lang naman kasi, takot na takot tayo. So, we deserve how we are being treated. Yun yung sa akin. Pwede kong mali, pero yun lang sa akin. So, yun lang, mga kapagdak. Yun lang. Kakainit ng ulo, pero ganun talaga eh. So, guys, happy, ano ba ngayon? Saturday, no? Saturday. So, enjoy your weekend. Happy weekend. Baka ako mabundol. Minsan ay patanga-tanga ay mabundol ka eh. Ingat, ingat. Kaya, no? Oh. Mayor nasa kasaan. Kaya yun. Kaya, ranger. Namatay. Jok-jok. Nasa gasaan, napundol ng dump truck. masamang damo. Malabong mangyari. Okay, so maraming salamat sa inyong pagpanood. Sasagutin ko yung mga comments ninyo. Thank you sa mga comments ninyo, ha? Tsaka sa suporta. Walang sawang pagpanood. Maraming salamat sa inyong lahat. At please like, share, and subscribe. Maraming salamat. Thank you. Ayun, narinig nyo guys si ating si Pinoy survivor na si Sir Dado, at siya ay ang former captain, scout ranger,
Clemente Enrique. So, napakaganda po ng kanyang mga sinambit dito, guys. Talaga namang very informative at nakakapulo tayo ng aral patungkol dito sa kanyang sinasambit dito sa kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor. Kaya nga po, nag-encourage siya mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor, si Kaatado. So, maganda. Maganda yung mga kanyang sinabi. Kayo na magsabi, siya ba pro-China o pro-American? I don't think so, guys. So, napakagaling po. Napakaganda ng kanyang mga pananaw at ang kanyang mga kuro-kuro at ang kanyang talino patungkol dito sa Psy War at sa war strategy ay alam niya. Kasi dami niyang, kumbaga dami niyang tinapos dito sa Armed Forces of the Philippines. Panoorin nyo guys, mahirap paliwanag, napakarami niyang pinag-aralan patungkol dito sa ating mga sandatahang lakas. Even dito sa Pilipinas at sa iba yung dagat sa Amerika. So, yun lang po guys at maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na nanonood at nakikinig ng ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, bago na po ito, mayroong simula at may katapusan. At tayo po ay minsan lamang daraan sa mundong ibabaw. At kung ano po ang ating magagawang kabutihan sa ating nalalabing buhay dahil napakaigsi po ng ating buhay dito sa ibabaw ng mundo, ay gawin na po natin para sa kapakanan ng bawat isang kapwa-tao natin dito sa ating inang bansang Pilipinas. At anuman ang ating mga kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, ang mga naipon natin, lahat ng ating mga kagamitan, ang ating pera o may ginto man tayo, ay wala po tayong madadala guys sa ating wakas dito sa ibabaw ng lupa. So hanggang dito na lamang po guys at maraming salamat pong muli. See you on my next vlog.